PBA 2 conference format? Pwede kaya yan? Pero bago natin ituloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Dahil nga sa kinakaharap ngayon ng bansa ay isa sa apektado ang PBA. Kaka-opening pa nga lang tapos isang laro pa lang ay na-postpone na. At sa pag-extend pa ng ECQ hanggang April 30 ay kayo rin siguro ay nagtatanong kung anong gagawin ng PBA? Paano nila mahabol ang PBA calendar? At ngayong araw nga, April 9, 2020 ay kinokonsidera ng PBA ang dalawang conference na format. Isang Philippine Cup na all Filipino at isang may import na conference. Sinabi nga ni Commissioner Willie Marshall na baka isang conference na nga lang ang mangyari at the best na yung dalawa. Sa ngayon nga ay wala pa talagang konkretong desisyon dahil hindi pa naman tayo nakakasiguro kung hanggang saan aabot ang krisis ngayon. Ngayon nga ay puro talks and consideration pa lang. Pero alam niyo bang nangyari na sa PBA ang dalawang conference format na ito? Ito nga ay para mabigyang oras ang national team noon na makapag-prepare at compete sa mga FIBA at international tournaments. Pero umabot lang ito ng 6 na taon, from 2004 to 2010 season. Dahilan nga ni Kume ay gusto daw ng mga fans na maraming playoff game, kaya binalik yung 3 conference format. Pero sa lagay ng PBA ngayon na kahit hindi pa dumadating ang sakuna ay marami na talaga ang nagsasabi na why not gawin na lang 2 conference. Sumiklab din ang usapan na ito nung nakaraang 2019 FIBA World Cup dahil nga sa performance ng Pilipinas na there is not enough time to prepare. Imagine a 10-day preparation, diba? Nag-shift nga ang PBA noong February 2004 para simulan ang FESTA Conference at natapos ng July. Ito din yung calendar ng off-season ng NBA, diba? At yung FIBA tournaments at yung Olympics. At kung may World Cup pa ay September, diba? Ay meron talaga tayong malaking time para makapag-prepare. Double round robin nga ang ganap noong 2004. Bale, 18 games per team. Tapos kapag bottom teams ka ay hindi ka palaglag. Kung hindi, sasaba ka pa sa isang wildcard round bago pumasok ng quarterfinals. Tapos sa quarterfinals nga, hinati ang 8 team sa dalawang bracket. Doon nga sa dalawang bracket ay magkakaroon na naman ng single round robin. Bale, additional 3 games per team. At yung top 2 teams ng kada bracket ay ang papasok sa semifinal round. And by the way, may dalawang guest team dito noong quarterfinals, yung University of British Columbia at yung US Pro-Am Selection. Pero ni isa sa kanila ay walang nakuhang panalo sa mga PBA teams natin. Naging best of 3 nga lang ang semifinals at best of 5 naman ang finals noon kung saan nag-champion ang Ginebra kontra sa Red Bull. At saktong-sakto talaga yung calendar na ito dahil nagsimula ang Philippine Cup sa buwan ng October 2004 at natapos February 2005. Ganon pa din naman ang laro noong Philippine Cup, double round robin pa din at mas naging interesting pa yung playoff format dito. Dati diba, 10 teams lang. Tapos yung top 2 nga ay advance na sa semifinals. Kapag bottom 2 ka nga ay hindi ka palaglag. Kapag nasa number 9 ka nga ay kakalabanin mo yung number 4 na twice to beat. Tapos ganun rin yung kaso kapag number 10 ka, kakalabanin mo yung number 3. Wildcard nga ang tawag dito ng PBA. Samantalang yung 5 versus 8, 6 versus 7 ay best of 3 series sa wildcard round. At kung sino yung 4 na matitira ay yun yung papasok sa quarterfinals na naghihintay naman sa semifinals yung top 2 teams. So, pahirapan talaga kung hindi ka nga top 2 after ng elimination. And dati rin, merong battle for 3rd place, which I think na kahit hindi na yan ibalik kasi wala na din namang gana yan. Parang kami pag interbarangay, hati-hati na lang sa premyo, tas laro-laro na lang. So, kahit wala nang ano, battle for 3rd. So, ayun, sinimulan na ang 2005 FESTA Conference ng March hanggang July. Hanggang sa naging ganun na nga ang calendar ng PBA for 6 years. Minsan ina-adjust nga yung opening, depende talaga sa mga FIBA tournaments. Pero at least hindi hassle yung pag-adjust at hindi mahirap i-calendar. Tapos kung sa import pa ay unlimited height. Kung naaalala nyo pa yung Chris Alexander ng Ginebra. Tapos naaalala ko talaga is si Adam Parada talaga.
Of course, mga favorite import ay si Gabe Freeman. Trip ko din dati yung sa Santa Lucia, yung number 23 na Johnson. So, nalimutan ko yung pangalan, search ko na lang mamaya. Plus, may All-Star Weekend doon na kasama yung mga import. Tanda ko pa noon, parang nakalaban ni Gabe Norwood sa Slam Dunk Contest yung David Duel ng Ginebra. Tumumbling pa nga yun, diba, bago mag-dunk? Grabe, good old days talaga. Tapos, in terms of title runs naman ay walang nag-dominate talaga. Kada conference, iba yung nagcha-champion, walang nagba-back-to-back. Ganyan yung kompetisyon dati ng PBA. Malay natin maging good side yung crisis sa pagbalik ng sigla ng PBA. Hi PBA, please, 'di ba? Sobrang daming time ngayon. Kung may nakakapanood man diyan na taga PBA or si Kume, pwede nating ipunin lahat ng mga magagandang nangyari sa PBA noon. Pati na rin yung mga bad side syempre para masuri ng maayos kung ano ba talaga ang makakabuti sa liga. The lopsided trades, pwede ba ang mapag-usapan ulit yung RTL ruling noon? Sa mga di pa nakakaalam kung ano yung RTL o Restricted Trading List ay ilalagay ko na lang sa pin comment yung link ng video kung saan bawal talaga ang mga lopsided trades noon sa panahon ni Nolly Iyala. Kung hindi ka lang talaga guwapo sir eh, ikaw pa rin sana hanggang ngayon ang commissioner na minahal ng mga tao. Kayo guys, pabor ba kayo na ibalik na lang ang two conference format ng PBA? Let me know all your thoughts in the comment section below. That's all for this video. Maraming salamat sa panonood. Hashtag stay safe guys at hashtag stay home. Bye bye.